What's up guys and welcome back to my channel. What's up guys? This is IETB. And ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung madalas na kinapaparaningan ng mga iOS user. Ito yung battery health capacity. So, sa iOS kasi guys, unlike sa Android, natatrack natin yung battery capacity or maximum capacity ng battery natin. So, ang tendency, ang nangyayari ngayon, kaya karamihan sa mga iOS users ay napaparaning sila dahil nakikita natin na nababawasan yung percentage ng battery natin. Siyempre, mas mababa yung percentage ng battery mo, it means na kailangan mong magpalit ng battery. So, ito, ang pag-uusapan natin dito is kung bakit bumababa yung battery percentage. Anyway guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, welcome na welcome kayo dito. And kung iOS user kayo, mag-join na kayo sa Facebook group natin. I-search nyo lang iOS Pilipinas. So, ganito muna guys. Magbibigay muna ako sa inyo ng example. Halimbawa, sa kotse. Sa kotse guys, may nagpapatakbo. Dalawa ang nagpapatakbo sa kotse. Isang makina, at hindi rin tatakbo yung buong kotse kung wala yung gulong. Sa cellphone, ganun din. Meron tayong tinatawag na processor. Yun yung main chip para gumana yung buong device. Pero hindi rin tatakbo yung main chip mo or yung processor mo or yung buong phone mo kung wala si battery. So dito guys, sa binigay ko example, si battery ay gulong. Yun ang gagawin natin example dito. Nakakita na ba kayo ng kotse na ginagamit araw-araw, kahit mild use lang, yung talagang city driving lang. Nakakita na ba kayo ng kotse na hindi napupudpud yung gulong? Sigurado, wala, di ba? So, sa battery guys, ganun din. The more na ginagamit natin yung device natin, nagde-decrease din yung battery capacity niya. Kasi nga, di ba guys, ginagamit natin eh. Ang gulong, pag ginagamit mo, napupudpud yan. Parang ganun din yung battery natin. So, may ibang user na mabilis nababawasan yung battery health nila. May iba naman na mas matagal nababawasan yung battery health nila. So, dito, meron din tayong kailangan tignan. Paano mo ba ginagamit yung device mo? Kasi baka naman heavy user ka, like naglalaro ka lagi ng games, naka-data ka, tapos naka-charge ka pa, habang naglalaro, naka-charge. Guys, ito yung unang-unang yung tatandaan. Sa battery, ang unang-unang nakakasira ay yung init. So, the more na naiinitan yung battery natin, the more na nasisira yung battery. The more na magbabawas din siya ng battery capacity. Kaya kung mapapansin nyo sa device, kapag chinek natin yung sa battery health, nababawasan yung battery capacity. Pero meron din tayong factors na kailangan tignan dito. Ang battery health kasi, or yung maximum capacity sa battery health, hindi siya accurate. Yan yung tatandaan nyo guys. Hindi siya accurate. So, paano ko nasabing hindi accurate? Kasi guys, software lang yung nagre-read ng capacity dito. Kasi guys, yung battery natin, meron yan chip sa loob. Meron yan chip. So, yung chip na yon, yun yung binabasa ng software natin, which is yung iOS. Kaya kung mapapansin nyo, halimbawa, naka-iOS 13 kayo, or kung ano man yung iOS nyo, then pag nag-update kayo ng bagong iOS, di ba nakikita nyo minsan na nababawasan yung battery health nyo. Minsan nga, nadadagdagan pa, from 90%, nagiging 95%. Iba naman, from 95, nagiging 90%. Mga ganun. Depende sa sitwasyon. Kaya yan, huwag nyong pagbasehan yung battery capacity. Mag-base kayo sa normal peak
performance. So ito, magbibigay ulit ako ng example sa inyo about ulit sa kotse. Di ba merong mga tao na talagang grabe humataw sa kalsada, yung mismong, minsan nga, umi-slide pa yung gulong nila sa sobrang tapak ng gas. So, kung mapapansin nyo, mas mabilis na pupudpod yung battery nila. So, ganun din sa cellphone. The more na hinaharabas mo yung paggamit, the more na mababawasan yung battery capacity. Then next, meron pang factors kaya nababawasan yung battery health. Dahil sa charging cycle na tinatawag. Itong charging cycle guys, hinding-hindi nyo maiiwasan to. Sorry sa tatamaan sa mga nagpapakalat ng fake news sa Facebook. Kasi meron fake news na kumakalat dyan na sinasabi daw na kailangan mong i-drain yung battery mo. Tapos, magcha-charge ka 20 to 80, mga ganun, 40 to 80. Huwag mo daw iwa 100% para hindi gumana or bumilang yung charging cycle. So dito guys, ipapaliwanag ko sa inyo. Actually, pinaliwanag ko na to sa unang video ko, which is yung battery calibration. So medyo maraming naguluhan doon kasi pinaghalo ko yung dalawang topic doon. So dito, pag-iisahin ko na siya, which is dito naman talaga dapat yung topic about sa battery charging cycle. So ito guys, pag-usapan na natin yung charging cycle. So dito guys, sa charging cycle, ang unang-unang yung tatandaan, nagbe-base si Apple sa discharge. Hindi sa kung papaano ka mag-charge, kung hanggang saan ka mag-charge. Hindi doon nagbe-base yung battery cycle. Nagbabase siya sa discharge. So, ganito yun. 100% na discharge equals one charge cycle. Yan yung tatandaan nyo. So, ang example nyan, ganito. From 100% yung battery mo, gumamit tayo hanggang 30%. So, yan, may natirang 30%. 100 hanggang 30, ang nagamit natin doon is total of 70% ng battery. So, from 30%, i-charge natin siya ulit up to 100%. Then, from 100% ulit, magdi-discharge tayo or gagamitin natin yung phone natin hanggang 70%. So, sa 70% na yon, nagamit na natin ulit yung natitirang 30%. So, yung unang-unang nagamit natin is 70. Then, pangalawa, nagamit na natin yung 30%, which is kasi huminto tayo hanggang 70 lang ulit, di ba? So, nagamit na natin ulit yung remaining na 30%. 70 plus 30 equals 100%. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang isang charge cycle ay binubuo ng 100% discharge. Tandaan nyo guys ha, discharge, hindi charging habit or charging capacity kung hanggang kailan nyo or hanggang saan nyo gusto i-charge yung phone nyo. Hindi siya dun bumabase ha. Tandaan nyo guys, ulitin ko ulit, sa discharge bumabase yung one cycle ng battery natin. So yung tanong pa ng iba ganito, may iwasan po ba na mabawasan yung battery capacity? So yun guys, based na rin sa mga sinabi ko nung una, hindi natin maiiwasan na mabawasan yung battery capacity or yung maximum capacity ng battery health natin. So, ang pinakamagandang gawin talaga dito guys is enjoyin nyo yung phone nyo. Huwag nyong isipin yung battery capacity. Mag-base kayo sa normal peak performance. Kasi guys, mapaparanoid lang kayo dyan eh. Ganun talaga. Tulad na rin yung sinabi ko, yung battery parang gulong. Mababawasan or masisira at masisira yan. Dahil nga araw-araw natin ginagamit yan guys. So yun guys, kapag in-store nyo naman yung battery nyo, masisira rin yan. Kasi guys, sa battery, ang nagpapatakbo naman dyan is yung mga electrolytes. So yun, hindi rin naman nagtatagal yung mga electrolytes na yan. Kaya nga kapag ka ginagamit natin, nasisira siya diba? Merong hangganan talaga. Which is based kay Apple na kapag na-reach na natin yung 80% capacity ng battery, kailangan mo nang magpalit ng battery. So, in short, minsan, nagiging marketing strategy din to ni Apple. Kasi maraming walang alam eh.
hindi nila pinaliwanag yung about sa battery capacity. Hindi nila pinaliwanag ng todo yung about sa battery capacity. So, ang nangyayari ngayon, yung mga tao, syempre, napaparanoid. Tignan nyo yung ibang bumili ng iPhone dyan. Check nyo sa group. Bago yung iPhone nila, sasabihin nila, 1 month pa lang or wala pang isang buwan, nabawasan na agad ng capacity. Naging 99% na lang, mga ganun. Unang-una guys, ulitin ko ha, hindi accurate yung sa battery capacity. So yun, inulit ko lang ulit in case na nag-skip kayo at hindi nyo napakinggan yung sinabi ko nung una. Anyway, di ba minsan may mga napapansin tayo or may mga nag-share na hindi nababawasan yung battery capacity ng battery nila, di ba? Actually guys, yung ganong scenario, mas delikado. Kasi ibig sabihin nun, hindi nakakalculate ni software yung talagang capacity ng battery mo. Which is, medyo delikado talaga. Kasi unang-una, what if mababa na lang pala yung capacity ng battery mo? Then, nandoon na siya sa point na pwedeng-pwede na siyang lumobo. So, ayun, wala kang kaalam-alam. Akala mo, healthy yung battery mo kasi 100% pa rin siya. Pero ang totoo nun guys, hindi lang pala siya accurate or hindi lang siya na-calculate maigi ni software. Kaya yun guys, wag talaga kayong magbe-base sa battery percentage. Ilang beses ko nang inulit yan. Wag kayong magbe-base sa battery percentage. Anyway guys, kung kailangan nyo ng original battery, meron akong binebenta, which is available siya sa Shopee account ko. I-search nyo lang yung IETB Tech Shop. So marami akong products dun sa Shopee account ko. Meron akong AirPods Gen 2, AirPods Pro, then Apple Watch Premium Copy. Meron din akong GPP chip na gumagana from iPhone 5 to iPhone 11 Pro Max. So yun guys, I hope na nagustuhan nyo at may natutunan kayo dito sa nilabas natin na topic. Abangan nyo yung mga susunod na i-upload ko pa, more on battery topic tayo. So yun guys, thanks for watching. This is IETB and see you guys on my next video.